on the continuous illegal activities, criminalities pagdating sa operation ng Pogo. Naalala ko noon parang ang stand mo, bakit mo idadama yung iba na legal yung operation? Pero ngayon kahit legal Pogo, involved na rin sa human trafficking. So it's about time ba na umaksyon ang executive? At the same, at the yung legal Pogo na nahuling gumagawa ng illegal, at the pasara din hanggang maubos. My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Pero bilang polisiya, naging pa siya ng pamahalan na malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa Pogo at pagbawal ang Pogo na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas. Na yung mga nangyayari naman sa mga pasugalan na sugalang ito, hindi ba halos pareho? May criminalities din. Ang naapektuhan pa, Pilipino mismo. At pamilyang mga pamilyang Pilipino mismo. So, kung talagang gusto natin maglinis, ilang naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, ito ang posisyon ni Senator Villanueva din na nag-uusap kami noon. Pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ang posisyon ko, kung tatanggalin nyo, tanggalin nyo na lahat. Okay. Maglinis na talaga tayo. Hmm. Mahirap yung may tinitingnan at may tinititigan. Mahirap yung tila may pinag-iinitan lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, edi i-review na natin lahat. So supportive kayo, sir, kasi may tatlo ng proposed supportive bill. Supportive ako saan? May tatlong proposed bill na i-file dito sa Senate para ho sa total ban ng Pogo. Hindi ko pa nababasa yung panukalang batas. Babasahin ko. Pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa nga Pilipino nagsusugal, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. At yung mga kasamang associated at nakadikit sa pagsusugal. Tulad nga, ano ba yung binabanggit? Trafficking? Ano ba? Money laundering? Cyber fraud? Ano? May cyber fraud, sir. Cyber fraud? Mm-hmm. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh, di ba? May mga kidnapping. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh? Kung titingnan nyo yung datos, ha? At pinakita yan ng PNP mismo. Mm-hmm. Ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat natagpuan sa mga kasino rin. May cases naman sila, Pogo, kasino. Kunin nyo yung data. Interesting yung data na yan. Mm-hmm. So it's present in all forms of gambling. Ewan ko kung bakit. Hanggang tongit lang ako so hindi ko alam yun. So if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. Mm-hmm. Ba't tayo mamimili lang? Kailan sir, nakakabahala, di ba? Lumili tayo na pati mga authorities, may special action task force, SAP ba? Na sinasabing protector na yata nito mga Pogo operators. Di kung meron talaga, yun ang dapat imbestigan. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigan. Para saan? Di ba? Mm-hmm. And then, pero yung panukalang batas, just regardless of my position on any issue, mm-hmm. I'm only one of 24 when it comes to a vote. So, malaya akong bibigyang daan anumang panukalang batas at isa-subject ko yan sa botohan. Mm-hmm. So, pati sir, yung committee report ni Senator Wynn na nagsusulong ng total ban under your leadership, mapapag-usapan ito sa plenary, ma-approve? Hindi para sa ang pag-schedule ng mga committee report depende sa majority leader at titingnan kung may handa na ba mag-interpolate. Gano'n naman yun di ba? May handa na ba mag-amend? Nasa kanya na nga ba? Mm-hmm. So kung nasa kanya na, depende na lang sa schedule. Nakabinbin yata ngayon na mga bill sa na dapat schedule ay kulang 300 ba 400. Ay ang dami. So si Senator Tolentino, sana unawain din niyo, pangatlong araw pa lang din niya, kailangan niyang reviewin 'yon at basahin lahat para maayos yung agenda. Okay. Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Goo? Kahapon kasi sa hearing lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung...
Oo, pero oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, nasa kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ayon, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Roses. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. Mm-hmm. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator may Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso. Na may passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday, si Senator Legarda was telling Mayor Guo not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. Everybody should, the people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nang sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng certificate of candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagad mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa punto ito, nananalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Maghain ng co-warranto petition sa korte questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero that's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ninuman. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa Pogo operation at ilang mga questionable business. Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba? Niraid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, ha? Sa dami ng niraid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw. Ang punto ko nga, illegal ka mo. Diba, bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na pogo yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya, preventive suspension man lang, kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Nympha. Yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa tingin nyo, bakit ganun? Saan nagkukulang? Aba, ewan ko, sila tanong nyo. Alimbawa, maraming niraid ang police at Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas.
May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante? Sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila mayari nun. Even sa drug, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang? Yung naghatid lang? Yung naghatid lang ng kotse? Nag-drive ng kotse? Asan? Palagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang criminal. Dapat sabay yun. Sir, meron bang, dahil kayo'y legislators, ano bang pwedeng gawing batas dyan para masiguro na merong mahuhuli o policy na ito, sir? Hindi yata kami pwede magpasa ng batas na gawin nyo yung trabaho nyo eh. Ang napasa na naming batas ay pag hindi nyo ginawa, merong kapalit na kaso o parusa. Either under the Administrative Code, Code of Ethical Standards, or under the Anti-Graft Law. Ang pwede lang may isa batas ay yung parusa kapag lumabag kayo sa tungkulin nyo. Pero kahit anong batas, siguro ipasa namin na gawin nyo yung tungkulin nyo. Hindi uubra maliban na lang kung may penalty at mahuhuli. So sa POGO SPI, sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuhan like sa Bambantarlak and all the other POGOs? Lahat sila dapat magkasundo at imbis na nagdedebate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang PAGOR, nangangasiwa dito, di ba? Mm-hmm. Ang DILG at ang law enforcement, DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan nga nagdedebate at nagtatalo pa ang NBA at ang PNP at ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam. Pero sana, I hope they will get their acts together. Sir, ang sabi, hindi billion pesos kundi billion dollars ang involved sa POGO operation. So factor kaya yun? Kaya kahit nag-raid, walang nahuhuli at walang nakakasama? Billion naman talaga. Kasi kung pagbabasihan mo, yung income ng PAGOR mula sa POGO, bilyong piso naman talaga na umaabot sa bilyong dolyar pag sinuma mo. Mm-hmm. Share pa lang ng PAGOR yun, ha? Mm-hmm. Hindi pa yung kita sa POGO. So malaking pera naman talaga. At pwede mo nang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang involved. Pero sa dulo, until and unless Congress passes a law so prohibiting it, it's the executive's discretion whether or not to allow it under PAGOR. Ang mas gusto ko nga at dapat ang maging direksyon ng PAGOR at nasabi ko na to noon, dapat ang PAGOR ay regulator lamang, hindi operator. Saka ba naman nakakita ang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya? Mm-hmm. Diba siya yung gumagawa ng rules, siya nagpapasugal. Dapat gaming, dapat hindi siya gaming corporation, gaming commission. Mm-hmm. Nagsusupervise lang, diba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan. Walang porsyento sa pasugalan. Di ba? May percentage ng income na pupunta sa kanila eh. Mm-hmm. Dapat regulator lang sila, nag-supervise lang sila. Para wala sa interest nila na manatili yan kung mali na talaga. Is there a need for a legislation para i-correct yun, sir? Yes, and if at all, that's one of the things we will be looking at. Not because I became Senate President. That's always been my position. But I heard from the current President or Chairman Altenco that is indeed the direction they're trying to take and that they're selling. Right now, as a policy of the board, they're selling already the casinos they own. But I think legislation is needed to convert it really to a commission. Para in taxes, diretso sa National Treasury, hindi considered as income ng PAGOR na GOCC na may share lang ang national government.